kung ang gata. Unahin natin ang ating onion. Isisa muna natin siya. Ayan. Hintayin natin mag-dahan ang ating onion para magabas ang kanyang aroma. Haluin lang natin. Continuous lang ating halo. Tuhod natin ang ating garlic. Ang garlic natin, i-brown lang natin siya. Hanggang mag-brown ang ating garlic. Hanod natin ang ating kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap ito. Kunti lang yung nailagay ko dahil mahal ang kamatis. Tipid tayo sa pagbinta. Ayan. Kailangan ang kamatis natin na malambot na malambot bago natin ibagay ang ating bakuan. So, continue lang natin ang halo. Bagoong na ito ay buo-buo dahil ganito ang bagoong sa Iloilo o sa province ng Malacan. Parang piniga na siya, binuo-buo nila, nilagay nila sa plastic. Kaya ganyan ang itsura ng bagoong natin. Haluin lang ng haluin hanggang ma wala yung kanyang buo-buo. Yan, continuous lang ang ating paghalo para hindi masunog ang ilalim ng ating kawali. Ayan. Isunod natin ang ating gata. Ang ating gata, purong gata po na ating ginamit. Ayan. Sa Tagalog, tinatawagin nilang kakang gata. Haluin lang natin ang haluan. Ang pagluto ng bagoong ay kailangan bantayan natin at hindi masunog ang ilalim. Yan, continuous lang natin ang haluin hanggang matuyo siya or magmantika-mantika na siya para yun maglalaman natin na bagoong ating bagoong. Yan, continuous lang. At sa mga nakasubscribe naman, pwedeng panoorin po ang aking mga video. Yan. Tingnan lang natin. Malapit na yung haluto.
natin ng kunting asukal. Paminta. Ajinomoto. Optional lang po yung ajinomoto natin. Kunting natin. Lasa ng ating niluluto, lagyan natin ng kunting asin. Ayan. Ayan, luin. Ayan, kumukulo ng ating gasa. Kumukulo lang ang ating paghalo ay hindi masunod. Natin sa side ng mga ulo na siya.
Ayan, sa puntong ito, malapit nang maluto ang ating bagoong sagata. Ayan, lumabas na yung kanyang oil sa gilid. Ayan, sa ganito luto na ang ating bagoong na may gata.